ito na naman tayo upang makakayap ng mga bagong informasyon. Ngayon ay ibabahagi sa inyo ang naging buhay ng isa sa mga siyentista at filosofo na mayroong malaking kontribusyon sa pag-unawa at paglarawan sa universo. Kaalaman 101. Alam niyo ba na si Nicolas Copernicus ay ipinanganak noong Pebrero 19, taong 1473, partikular sa rehiyon ng Prussian. Ang taon nun, o tinatawag ngayon na Tor, ay ang kanyang lungsod na sinilangan at matatagpuan sa hilaga ng Poland. Doon ay nanirahan siya kasama ang ina na si Barbara Watson Rhode at kanyang mga kapatid na lalaki. Sa edad na 10 ay naulila sa ama si Copernicus. At sa tulong ng kanyang tiyuli na si Lucas Watson Rhode, nakapag-aral siya at namuhay kasamang mag-iina sa buhay ng kanilang tiyuli. Salamat sa suporta ng kanyang tiyuhin, sinimula ni Nicolas Copernicus ang kanyang mas mataas na pag-aaral sa Universidad ng Cato. Itinuturing ito na pinakamahusay ng universidad sa Poland. Noong 1496 ay pumasok siya sa Universidad ng Bologna, kung saan ang tiyuhin niya si Lucas ay dati rin nag-aaral. Doon ay nadalubhasa si Copernicus sa apat na larangan ng pag-aaral: Greek, Medisina, Filosofiya, at Law. Di kalaunan noong 1503, si Copernicus ay bumalik sa Poland dala ang lahat ng bagong impormasyon na bahagi sa kanya. Nalubos na nagpalusok sa kanya at nagsilbi sa kanya ang mga susunod na gawain. Karagdagan, si Copernicus ay isang Renaissance matematiko at astronomo na kilala sa kanyang heliocentric model na nagmumungkahi na ang araw at hindi ang lupa ang sentro ng universo. Ang mga ideolohiyang revolutionary na ito ay nakasulat sa kanyang libro na pinamagatan sa mga revolusyon ng mga celestial spheres, 1543, at naging tulong sa revolusyong scientifico. Malaki ang impluwensya nila sa mga susunod na akda ni na Kepler, Galileo Galilei, Isaac Newton at marami pang ibang mga siyentista. Itinatag ni Copernicus na ang mga planeta ay umiikot sa araw kaysa sa lupa. Inilatag niya ang kanyang modelo na solar system at ang daanan ng mga planeta. Hindi niya na-publish ang libro. Gayunpaman, hanggang 1543, dalawang buwan lamang bago siya namatay, diplomatikong inilaan niya ang aklat kay Pope Paul III. Hindi kaagad hinatulan ng simbahan ng aklat bilang erehe. Marahil dahil nagdagdag ang printer ng isang tala na nagsabi kahit na ang teorya ng libro ay hindi pangkaraniwan. Kung nakatulong ito sa mga astronomo sa kanilang mga kalkulasyon, namatay si Copernicus noong Maya 24, taong 1543 sa isang stroke sa edad na 70. Siya ay inilibing sa Frommburg Cathedral sa Poland. Ang mga natitirang teorya at mga kalaman niya ay natuklasan noong taong 2005. Yun lamang, naway marami kayong natutunan sa aking mga binahagi. Angela Sulit, reporting. Kaalaman 101.